alas. Ngayon, kabataan ng aking pangarap. Ang aking talino na tanging liwanag ay pagitawin mo pag-asa ng bukas. Ikaw ay lumitaw o katalinuhan. Magiting na diwang puno ng isipan. Mga puso namin sa'yo naghihintay at dalhin mo roon sa kaitaasan. Pumabakang taglay ng kagiliw-giliw na mga silahis, agham at sining. Kabataan, hayon at lagutin ang gapos ng iyong diwa at damin. Nasaan si Lia? Nandito po ako, bakit po? Huwag ko ng maraming tanong, sumama ka na lang. Baka ayaw halawin sa anak ko! Saan ang anak mo? Ano, gusto mong sumama? Sama mo na rin to. Ah, kasama. Tara, sundan natin sila. Hindi! 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 Ayaw ko! Ayaw ko! Ayaw ko!
naririnig akong mga balita. Na kayong mga katulong ko dito sa loob ng aking bahay? Ay, nakikipagrelasyon daw sa aking mga magsasakop. Ipapaalala ko lang sa inyo na ayaw kong madumihan ang tahanan ko. Relasyon kayo sa kanila. Dahil kung hindi, maliintikan kayo sa akin. Nakikinig ba ang lahat? Opo, Dona Garcia. Buti na lang dumating ka. Bakit, Karen? Sinaktan ka ba ni Dona Garcia? Hindi naman. Pero, ipinagbabawal na sa amin makipagkarelasyon sa inyong mga magsasaka. Bakit, Karen? At bakit naman hindi? Magandang hapon po, Dona Garcia. Pumasok ka na, Karen.
mga kalalakihan. At hindi pa siya nakontento? Nagnakaw pa siya? And then, lawyer! Sabi ni Doña Garcia, tapos ang lahat, nayaran mo na siya, pero may nakawan niya pa rin ako. Kapatid ko, Jose! Bakit hindi yan? Pa siyang mamatay! Bakit wala kang ginawa? Nakikiramay kami sa iyo, Tanya. Mabuting kaibigan si Pablo. Hindi kasalanan ni Jose ang lahat. Umalma ka. Narood ka, Jose. Nakita mo ang nangyari. Ngayon mo sabihin kung dapat ba bang mahalin ang Lupain itong unti-unting pumapatay sa ating lahat. Oo. Para sa kaligayahan, kapayapaan, katarungan at kalayaan. Kailan pa, Jose? Natatapot na kaming lahat sa kung ano pang dapat mangyari. Kapalaran natin, Pablo. Saan ka pumunta, Jose? Doña Garcia, alam ko po na kami ay inyong manggagawa lamang. Ngunit, hindi na po namin matitiis ang inyong pagmamalapit. Kahit dugot kalulo pang ibayan, hindi pa rin sapat sa laki ng pagkakautang ng bawat mamamayan dito sa aking hacienda. Sapat na po ba itong dahilan upang sila'y saktan at tuluyang tanggalan ng karapatan? Mamuli ng payapat, walang pangamba. Wala kang karapatang magsabihan ako sa aking mga ginagawa! At isa ka lamang hamak at walang kwentang indyo na nagsusulat ng mga walang kwentang tula upang mangaliw ng iyong mga kasama. Mas mabuti pa, yan na lang ang pagtuunan mo ng pansin at huwag ka nang makialam pa!
Layas! Sa malawak na hangin, may isang leyong natutulog. At sa pagbangon nito, dala nito'y isang madugong digmaan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dona Garcia. Nagsisialisan na po ang inyong magsasaka at may nakita po kaming kumakalat. Hindi po namin maintindihan. Dona Garcia, ano po bang nakasulat? Hindi po namin mabasa. Mga bobo! Isa itong mapanirang artikulo. Nasisira sa aking reputasyon bilang nagmamay-ari ng lupain ito. Kailangan gumawa ako ng hakbang. Oh!
Jose, upang kalabanin ako. Hindi mo ba alam na ang kapalit dito ay ang buhay mo? Tanggap mo na ang aking tadana, Dona Garcia. Ang mahalaga, nabigyan ko muli ng lakas ng loob ang aking mga kababayan upang makalaya sa inyong kalupitan. Alam mo anong kaya kong gawin na sa'yo. Ilabas niyo sila! Ipot ako na, Andres! Hindi ko kayo, Jose! Ipot ako na!